So today mga kasadik, papakita ko sa inyo kung paano yung process, yung latest na process kung paano umuwi from Riyadh to Manila via Saudia Airlines. So we are here now at King Khalid Airport. So kasama ko ngayon yung driver ko, si Chacha. RJ, thank you sa pag-atid sa akin dito. Yung face shield, hindi requirement yan, pero nag-suot na rin ako for added protection, mga kasadik. So I'll update you guys later. Today is 12 midnight, so time check is around 8 o'clock. So we got early today, 4 hours before the flight. It's just because na baka may magkaroon ng aberya due to kasi maraming mga requirements ngayon. So hindi natin alam, so it's better be early, so para ma-anticipate natin yung pwede kong mangyari. Philippine peso, ha? 600. So mga kasadik, nagpapalit lang ako ng pesos para pagdating ko ng Pilipinas, meron akong pesos. Yo, what is up mga kasadik? So andito na ako sa boarding gate. Ang hinanap lang pagpasok is syempre ticket, passport, and then yung Red Cross ECIF registration nyo. So yun lang, after nun, syempre security check, immigration check, passport lang din, and then ayun na. So nagtanong ako mga kasadik, papakita ko sana sa inyo yung duty free dito. So bawal daw mag video mga kasadik, so hindi nyo na makikita yung duty free na Saudi. So update ko na lang kayo later pag boarding na. Yo, what is up mga kasadik? So finally we are boarding after hours of waiting. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang Saudi Airlines nag-upgrade sila ng airplane. So dati ang ginagamit nila is Boeing 777, pero ngayon ginagamit nila is Boeing 787. So mas advanced, mas high tech, and isa sa pinakagusto ko sa dito sa 787 is in-flight entertainment system nila is maganda. So pakita ko sa inyo mga kasadik. Sinasabi ko, mas maganda yung in-flight entertainment system ng Boeing 787. So, mas updated siya sa mga movie and mas malaki yung screen.
finally mga kasadik, mag-offload na kami from the plane. Habang ng pila. So mga kasadik, mabilis lang naman ang process. Thank you. So may dedicated talaga pang OFW niya. So mga kasadik, pagdating nyo, bibigyan kayo nito, papilapan nyo dito arrival card at saka yung sa OWA. So after nito, para sa mga booking ng hotel, kung saan hotel kayo ilalagay, so pipilapan nyo po. Bukod pa to sa declaration card. So fill up muna ako mga kasadik. Yo, at ito mga kasadik. So dito na ako sa bus. Yung madami lang talagang tao, kaya medyo matahan. Pero good job sa OWA. So update ko kayo guys yung mamaya kung saan hotel tayo dadalhin sa OWA. Yo, at isa mga kasadik, dito na ako sa hotel. Hindi naman to para totally hotel, parang ano siya, hostel, yung parang pretty basic, pero importante kasi makakapagpahinga ka, ma-isolate ka, yun naman talaga ang importante. Hindi natin habol ng luxury, so pero okay din, maganda siya. So basic, may TV, may aircon, may rep. So, toilet, shower, hot and cold. So, basic na amenities. Kasi yung iba, nasa, minsan may nasa 5-star hotel. So, 4-star hotel yung iba. So, for me, okay na to sa akin. Yo, what is up mga kasadik? So, ngayon, sasummarize ko na yung naging trip ko from Riyadh to Manila today. So pangalawang araw ko na sa quarantine period ngayon mga kasadik. So ang pag-count ng quarantine period mga kasadik, on my case, dumating ako ng Saturday. So nag-count siya ng Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So Thursday, ika-5th na araw, dun pa lang i-swab test. And then yung result is maybe 1 or 2 days. So, start na natin. From Riyadh, ano bang mga kailangan? So, ang kinakailangan nyo lang mga kasadik is mag-fill up kayo through online ng ECIF Red Cross. On my case, nag-fill up ako a week before my flight. Nag-fill up ako sa online ng ECIF Red Cross, which is huwag nyo gagawin mga kasadik. So, kasi pagdating ko dito, sabi ng OWA, is may invalid na daw pag masyadong matagal. So ang advice ko sa inyo mga kasadik, one day before your flight, saka pa lang kayo mag-fill up ng ECIF Red Cross through online. So after nyo ma-fill up yon, ang kailangan nyo lang is ticket and passport. So on my case, nag-online check-in ako, pero pagdating pa din doon is hinanap yung Red Cross ECIF registration ko. So pinakita ko lang yon upon my baggage check-in, and then yun lang, passport, ticket, and yung Red Cross. Yun lang ang hahanapin sa inyo sa Riyadh. And then wala pang 30 minutes guys, nasa boarding gate na ako. So ganun ka smooth, ganun ka bilis. Yun lang, pagpunta nyo ng immigration, passport lang din. And then paglabas nyo naman ng immigration, andun lang yung mga gate ng airlines. So on my case, Saudia, gate 23 ako, on front lang, pagkalabas nyo ng immigration, andun na yung gate para sa boarding. So ako, inagahan ko 4 hours before ako pumunta ng airport. So ina-anticipate ko nga yung pwedeng mangyari or pwedeng maging aberya. Pero ayun nga, naging smooth naman, so wala pang 30 minutes mga kasadik is nasa boarding gate na ako. So medyo mahaba yung pinaghintay ko for my boarding. Yun lang naman ang kailangan nyo sa Riyadh bago kayo umalis. And then pagdating nyo dito sa Manila,
ito naman, so sa plane pa lang bibigyan na kayo ng health declaration form para i-fill up nyo. Ito mga kasadik, kailangan nyo i-fill up yon lahat, as in lahat. Wala kayong pwedeng ipagpaliban. Bakit? Hindi nila tatanggapin pagdating sa Pilipinas, or matatagal lang kayo sa pila pag hindi kompleto yung form na pinilapan nyo. Okay, so ipapaulit sa inyo yon. So para walang hassle, kompletuhin nyo na lahat. You have 9 hours naman to fill up yung health declaration. And then pagdating nyo ng NAIA, yun agad yung hahanapin sa inyo, and passport. So pag nabigay nyo na yung passport and health declaration, igaguide naman tayo sa Coast Guard Station para sa briefing. So pagdating nyo ng Coast Guard Station, may briefing doon, and then bibigyan ulit tayo ng form, ng immigration form at yung sa OWA form. So kailangan nyo ding i-fill up yon ng kompleto. So hindi ulit nila tatanggapin pag hindi kompleto yung details na nakalagay doon. So pi-fill up nyo yon, pag nakompleto nyo na, i-briefing kayo ng Coast Guard para sa quarantine period dito sa Manila, and quarantine period for your designated provinces or town or city na pupuntahan nyo. So after nun, after ng briefing, lalabas na tayo, pupunta tayo ng immigration, passport lang din and yung immigration form na pinapilapan sa inyo. And then after nyo sa immigration, punta na kayo sa baggage counter. Pag land-based tayo, is sa OWA tayo pupunta. Kung SEMA naman or sea-based, pupunta naman sila sa marina. So in our case, land-based tayo, so OWA tayo mga kasadik. So pagpila natin sa OWA bago tayo lumabas ng airport, bibigyan na tayo ng food. So after nun, bibigyan natin yung OWA na OWA form na pinilapan natin dun sa Coast Guard. And then i-arrange na nila yung transportation natin papuntang designated hotel. So yung hotel mga kasadik is iba-iba. Merong 5-star hotel, merong 4-star hotel, merong 3-star, and merong hostel na parang ganito, hostel. So iba-iba, hindi pare-parehas yung hotel ng mga OFW. Even though you are the same flight, iba-iba pa rin yung hotel. So okay naman tong napuntahan ko, komportable, malinis, at mababait yung staff. So along the way, i-guide kayo ng OWA personnel, even though dito sa hotel, do's and don'ts habang nasa quarantine period kayo. Guys, ito yung ano, hindi talaga pwedeng lumabas. Hindi kayo papayagan lumabas pag nakapasok na kayo ng hotel. O wala talagang contact na mangyayari sa mga nasa labas na tao. So ang kausap lang natin is OWA and yung receptionist. O after nun mga kasadik, magda-download kayo ng Trace app. So ito yung Trace app mga kasadik. On my case, nag-fill up ako dun sa OWA Oasis, pero I think hindi ko na magagamit yon kasi magpapasundo ako ng sa family ko. So hindi na yun. Kasi yung sa OWA is para Oasis is for your transportation pa uwi ng provinces nyo. So ganito ang mangyayari guys. So if ever na negative kayo, if may susundo sa inyo, pwede kayo magpasundo sa hotel. So if wala naman, is yung OWA ang mag-a-arrange ng transportation nyo. So for Luzon, ito ang mangyayari. So from hotel, mag-a-arrange sila ng bus papunta sa PITX sa Paranaque. After that, andun yung mga bus na andun yung mga connecting bus na pupunta sa kanya-kanyang provinces, like region 1, region 2, region 3, or so on and so forth for Luzon. So yung mga bus doon from PITX to para sa mga province nyo. So halimbawa for Batangas, so may isa lang silang drop off doon sa Batangas, for example Batangas City. So andun lang, and then yung mga LGU na ang susundo sa inyo.
So ganun sa Luzon. So for the Visayas and Mindanao naman, from hotel, susunduin kayo ng bus papuntang Terminal 2. And from Terminal 2, mag-a-arrange ang OWA ng flight papunta sa mga designated airports nyo sa Visayas and Mindanao. So ganun yung arrangement ng OWA sa transportation. Take note, mga kasadik, libre lahat yan. Wala kayong babayaran. So, ang pinararating ng OWA, kung may sumingil man sa inyo, is i-report agad sa kanila. So, lahat yan libre. So, ayan mga kasadik, ganun yung mga naging experience ko and process, guidelines sa pag-uwi ko ngayong during pandemic. Ito yung bagong process since alam ko nag-start to ng February 1. So, ito yung pinakabagong guidelines yung mga sa pauwi sa atin, lalo na sa mga OFW. So, yan yung naging experience ko. Share ko lang sa inyo para may knowledge kayo pag uwi. Mga kasadik, overall experience, smooth naman, organized na yung pagdating nyo sa airport. So, kudos sa mga workers, sa Coast Guard, sa immigration, and sa OWA. Napaka-organized na yung pagdating ng mga OFW. So, hinihiling lang nila is i-follow lang natin yung guidelines strictly and yung mga protocol. So, pagdating nyo guys, wala kayong masyadong hassle. Hindi kayo magtatagal sa pila. Although mahaba yung pila, pero mabilis naman yung process at organized. So, thumbs up tayo doon. I'm gonna end my vlog here, mga kasadik. Thank you for watching. Enjoy your vacation. Ride safe. Keep safe, mga kasadik. See you on my next vlog. See you on the road. Ciao!